Hello, magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong gusto mangyari. No, ito yung reaction ni ano ni Cynthia Villar dito ho kay Ximenet. So alam niyo naman mga pinagsasabi nito ni Ximenet. Ni ano ni VP Sara. Yan yung pagmumuestra niya yan. O sa actually, I know, imagining na hawak niya yung ulo ni PBBM and then shotgun. Grabe, praning ho talaga. Diba? Dahil po sa, ano yan, hindi naman sabi nating wag dito na yung literal talaga na baliw siya. Pero yung actuations niya kasi, diba? Yung lumaki siya na ganyang spoiled brat, kaya ganyan, feeling entitled. Pag hindi nakukuha yung gusto na treatment, diba? Nambubuli. At yung kanyang ginagawa, pambubuli yan eh. Ngayon, ang sabi naman po rito ni Cynthia Villar, re, siyempre, galit eh. No, kung ano-ano ang naiisip. Totoo naman ho yun, kapag kagalit, kung ano-ano yung naiisip at nasasabi. Pero para ho sa isang leader ng bansa, kung leader po talagang totoo, di ba dapat may pag-control sa kanyang dila? Di ba nag-iisip din ang sasabihin? Oh, sabi rito, in an interview on Monday, October 21, Villar attributed Duterte's remark to anger and frustration, stating, siyempre galit eh, kung ano-anong naisip kasi galit. I think masyado namang napino-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. Sana magbati na lang para walang problema. Yung magbati, walang problema ron eh. Pero yung tono rito po ni Cynthia Villar na ano na masyadong pino-prosecute, parang ganito lang ang sinasabi niya eh. So huwag na pong sitahin si VP Sara sa confidential funds para di magalit. Di ba? So, konsintihin na lang natin, pabayaan na natin ang pera ng bayan. Di ba? Akala ko ba, mahalin natin ang Pilipinas. Kaya dapat gastusin natin, ninyo, ang pera ng taong bayan nang naaayon sa nararapat. Pero kung ganito, na merong nakikita po ang ating COA, ang ating Committee on Good Government, na mga discrepancy sa paggastos ng pera, so hindi na natin ito si hindi na natin to sisitahin kasi praning, kasi vice president, kasi Duterte ang apelyido. Eh wala ka palang kwentang tao, Cynthia Villar. 'Di ba? Kung ang interes, ang kapakanan ng taong bayan, eh ipagpapalit mo lamang sa takot mo na mabuli. 'Di ba? Paano kapag kayong ordinaryong tao, naka yung ang matandang nanguha ng mangga, na ang kanyang paniniwala siya ang may-ari ng bunga ng mangga. Kasi yung lote na yon, siya ang nagtanim. O, nabenta yung lote na yon, nang hindi naman tinatayuan, hindi inaalis yung puno ng mangga, at yung sanga ng mangga nandun po sa loob ng lote na nabenta na ng may-ari sa ibang tao. So, nung kinuha niya yung 4 kilong mangga, nakakasuhan pa yung mama. Diba? Nakakaawa. Tapos, ito ang pinag-uusapan po natin, million-milyong halaga, huwag pong sisitahin. Aba, wala, isa rin ho itong walang paninindigan para sa bayan. Diba? Ganun lang yun dahil kaalyado sa politika. Abay, pare-pareho pala kayo may saltik. Alam nyo naman ako, pinagtatanggol ko ang mga Villar. Diba? Kasi, para sa akin, hindi sila dapat sisihin na yung mga agricultural farm lots ay maging subdivision dahil hindi naman nila ito kinuha, binenta yan ng may-ari ng lote. Bakit nauwi sa pagbibenta sa kanila ng mga properties? Kasalanan po yan ng gobyerno mismo. Hindi tinutulungan ng agricultural sector natin sa mahabang panahon. Diba? Kaya itong mga magsasaka, alam nga naman, lagi ka nalang magpalugi. Sabi ko nga, walang negosyanteng nagpapalugi, lalo na kung ang negosyante mahirap na magsasaka. At only in the Philippines na ang magsasaka, Diyos ko po, nabubuhay ng halos pulubi ang status. Natural, kung alin yung mako-convert into cash, gumaang ang buhay nila, gagawin nila. Oh, pero sa pagkakataong ito, hindi ko maipagtatanggol dito sa Cynthia Villar. Dahil ito'y nagpapakita. Sabi ko nga po sa inyo, nagpapakita na ito ng kawalan ng malasakit sa bayan. Eh. Magaling kung sa magaling na senadora. Bilib ako sa kanya doon. Pero again, kapag ka leader ka, hindi pwede pong galing lang. Di ba? Lalo na ngayon, magme-mayor ito ng Las Piñas. Di ba?
Marcos Mariosep. Di konsumisyon ng mga taga Las Piñas dyan. Aba, problema nyo ng malaki yan. Kung kayo eh, makukuha sa mga regalo, sa mga ayuda sa Las Piñas, etong darating na, bago dumating yung campaign season. Eh, kasi ngayon pa lang eh, mind conditioning season na po ngayon eh. Diba? Naalala nyo si Diwata na dating isnaberang bakla. Oh. Pero ngayon, nagkukusa. Lapit sa kanya yung isa. Diwata pa shout out. Bakit? Birthday ko ngayon eh. Lilipas din yung kuya. Lang yan, no, Arte, kala mo may pek-pek. Tapos yung mga tao nagpapapicture sa kanya, tumatabi. Hindi man lang makuhang humarap at ngumiti, di ba? Talagang, akala mo naman magkakaanak sila nung kausap niya sa cellphone. Eh, hinuhututan lang naman siya ng jowa niya. Oh. Ay, nako. Cynthia Villar. Kaya po, eto, enough is enough for Cynthia Villar. Di ba? Sobra na pong trapo na ito sa politika eh. Diruhin mo, hindi pwedeng magkulang ng dalawa ang nasa Senado. Di ba? Eh yung anak niya ngayon wala namang silbi. 'Di ba? Tahimik nga nung nasa DPWH. 'Di ba? Talagang pinanindigan hanggang Senado, tahimik din si Mark. Para tayong nag-elect ng another parang Lito Lapid 2.0 eh. Ang kalamangan lang niya kay Lito Lapid eh meron po siyang mataas na pinag-aralan. Si Lito Lapid eh high school graduate lang. Pero hindi naman po pasaway na senador. Ito naman si Mark, hindi pasaway na senador. Hindi nga lang marunong manindigan at gampanan yung trabaho pagiging senador. Di ba? Hindi marunong hindi, yung nga ang sinasabi ni Sandro, must make the first step. Di ba? Or must draw the line. Sa kanya, hindi. Kung ano yung ihip ng hangin, o baka naman yung magpapakitang gilas pag mag-eeleksyon. Ganon. Ay nako, hindi pwedeng ganon, Cynthia Villar. Na para hindi magalit si Duday, eh huwag sisitahin. Diba? Huwag ipoprosecute o ipipersecute. Kung may mali, diba? Kasuhan. Ibig sabihin pala nito, kapag kasi Cynthia Villar may problema sa pera. Diba? Para hindi po siya magalit, huwag na rin po siyang sisitahin. Ganon. O, konsintihin na lang. Sa bagay, deserve naman po talaga natin ng ganyan. Diba? Bakit nga ba naman tayo maghahanap ng ideal. Ba tayo magiging idealistic para sa ating mga leader? Eh kung tayo naman ay bumoto ng sikat, di ba? Kung tayo naman ay bumoboto ng dahil lamang sa nagdala ng mga babaeng malalaki ang dede, malalaki ang puwet, kapag kampanyahan o nagdala ng mga lalaki na may mga six-pack abs, di ba? Pagewang-gewang dyan sa harapan during campaign sorties, di ba? Binoboto na natin. Yung political natin eh, immaturity ng mga Pilipino. Di ba? Hindi natin deserve nga pala na magkaroon ng matinong leader na may paninindigan. Dapat ngayon, gawin na natin, manindigan tayo. Hindi na tayo titignan doon sa apelido. Hindi na natin titignan kung popular ba ito. Tignan natin kung may paninindigan. Tignan nyo yung Singapore. Bakit ang Singapore napakaunlad? Hindi yung leader ng Singapore, Lee Kuan Yew, pati yung ngayon. Hindi ho sila pare-pareho yung mga leader ng Singapore. Pare-pareho kahit na magkakaiba yung ethnicity nila. Pare-pareho lang sila. Hindi sila kayang pressure rin ng international community. Much more ng mga locals nila. Oh. Pero, ang sa kanila naman, iginigiit nila kung ano yung the best, yung for the best interest ng mga Singaporeans. Ganun ang sa kanila. Hindi sila pleaser. Diba? Wala sa kanila, alam nila, you cannot please everybody. Oh. Pero sa kanila, just do the job para sa mga Singaporeans. So dapat po tayo rin sa Pilipinas, maging ano na tayo, itaas na natin yung level ng ating political maturity. Kung kayo ang kalsada po sa harapan ng bahay nyo ngayon na napakaganda, eh pwede nyo nang taniman ng hulugan ng butil ng mais, binutas-butas dahil in-expire na. So kung sino yung mga congressman nyo dyan mula sa mayor ninyo, di ba? O governor nyo na hindi umu-oppose dyan,
palagay ko ho, huwag nyo na hong iboto. Kasi, kumikitang kabuhayan po yan. Imagine nyo, magtatrabaho ng infra pag maghahalalan. Ilang budget po kakanain nun? Kakanain yung budget na sinimulan. Pag nahalal, di ba? Panibagong budget. Ay nako. Kaya mga politiko sa Pilipinas eh, isipin nyo, nagsimulang mahirap. Di ba? Hindi na magwawakas. Kasi, ayaw nang bumitiw. At lahat na ng miyembro ng angkan, putragis na yan. Ang mga kapitbahay, ang bahay, tatanawin mo. Uy, may kubo pala dun. Pero etong mga ano, tong sa mga politiko, lalo sa mga probinsya, langiya, tatanawin mo kung saan yung garahe sa sobrang lawak. Diba? Ng kanilang ari-ari ang nakabakod. Samantalang, wala rin naman nung nagsimula, hindi ganun kayaman. Kaya panahon ng mamili tayo ng maayos. Diba? Ay, nako, very frustrating. Cynthia Villar. So, again, ako, sorry for Camille, but no for Camille ako. Not because hindi ko tawag dito. Hindi ko nagugustuhan yung kanyang performance sa Congress. No, it's not that. It's because marami ako po'y naniniwala na maraming Pilipinong may kakayanan na maglingkod sa ating bayan, na magsilbi sa atin. Maraming Pilipino, maraming kandidatong kayang gampanan ang pagiging senador. Diba? So tama na, dapat isa lang sa miyembro ng pamilya ang nasa Senado. Lang yan, hindi yung buong angkan na lang lahat, di ba? Diyos ko po. Ang masakit pa kung nasaan ang merong political dynasty, walang inuunlad ang buhay ng mga tao. Bakit? Eh madali kasing makuha ang loob ng mga hirap sa buhay. Ay, nako. Alright, so iwan na natin to.